Pucha. So ayan, tirahin na agad natin ang limang mga offline RPG mobile games. Number 5, Green Valor. Isang offline RPG game na nilalaro ng mga mayayaman. Ito po ay nagkakahalaga ng 359. Oh no! Teka, wag kang iiyak agad. Malalaro mo pa din naman ang trial version nito. So don't worry at magkaka-experience ka pa din naman. Bitin nga lang. Maganda ang graphics nito na talagang ma-enjoy mo talaga. Kailangan mo lang ma-master ang patterns ng mga kalaban. At kung makakabili ka ng full version nito, ay nako, magsasawa ka ang sasarap kalaban ng mga boss dito. May mga ilang links sa Google na kung saan ay makakapag-download ka ng full version nito ng libre. Kaso labag kasi yun sa saligang batas, kaya kayo na lang ang humanap sa Google. Number 4. Ang sunod, Dawnbringer, 428 MB lang. So this time libre na po ito, wala nang bayad, free to play na. Grabe ang angas ng intro nito. Ang ganda ng cinematic or mga cutscenes, talagang mapapanganga ka. Ang daming mga sabog-sabog. Ang angas ng intro, diba? So dito sa laro na ito, ibang klase naman ang mga galawan dito. Medyo kakaiba ang gameplay, tapos medyo mukhang luma na yung itsura ng kanilang user interface dito. Yung itsura naman ng graphics niya ay classic na classic. Para makapaglakad ka ay mag-tap-tap ka lang. Tap-tap-tap! Tapos pag nasa battlefield ka naman, I mean pag nasa battle ka, or makikipagpatayan, ay swipe-swipe lang ang iyong gagawin, swipe-swipe. Uso din dito ang mga conversation, so madalas ka mapapa-skip-skip dito. Tapos madami ding mga quest dito, tulad ng paghahanap ng susi, at marami pang iba. Tapos may bilihan din pala dito ng wings or pakpak. Nalimutan ko lang kung ano ang ibabayad. Manonood lang ba ng ads, or in-game rewards, or totoong pera? Number 3. So ayan, ang sunod naman ay, itong anima, ARPG. At ayan, mayroong tatlong mga mastery na pagpipilian dito. Pucha, sa game na ito, sobrang nahihirapan talaga ako. Ang dami kasing pasikot-sikot dito. Ilang beses na din akong naligaw, tanginang yan. Gameplay nito ay parang Diablo Immortal daw, yun ang sabi nila. Kailangan mo matutunan ang mga skills or abilities, paano maglagay ng tamang stats, paano magcraft, paano magsuot ng items, pucha, at madami pang iba. Medyo malaki or marami-rami ang mapa dito, kaya medyo naligaw ako dito, hayop yan. About naman sa gameplay, masasabi ko ay sobra siyang nakakangawit ng kamay. Dahil wala po siyang auto attack at auto pathing, and gusto ko din yung graphics niya. Hindi na masama para sa isang 400 MB na offline game, so kung gusto mo ng challenging na offline game, ay magandang subukan mo ito. So ayan at ayun na nga. Number 2. Vengeance RPG. Ang size nasa 400 MB lang. So ayan, babae lalaki ang choice. So ito din po ay medyo may pagka-Diablo din ang style ng gameplay. Madaming quest, tamang lagay ng stats at skills. Isa sa mga pampagana dito ay ang pakpak. Tapos syempre may mount din, may pakpak pero hindi lumilipad. Tapos wala po ditong auto attack, so sa tingin ko magugustuhan ito sa inyo ng karamihan. So ayan at ayun na nga. Number 1. Before we go to our number 1, here are some honorable mentions. Thank you.
Number 1. At ayun na nga, Infinite Souls 400MB lang at download link nitong lahat ay nasa description lang po. So ayan, meron siyang mga anim na mga fucking heroes, fixed gender na siya. So ang gameplay po nito ay parang Dark Souls daw po, yun ang chismis nila. Pagdating naman sa gameplay, okay na din, hindi naman pangit ang graphics, pwedeng-pwede na, meron siyang range at melee, tapos may manual aim siya at auto-lock aim. Medyo mahirap dito pag parehas kayo na nakamili, ang hirap makipag-espadahan, mas gusto ko dito range attack kaso mabilis maubusan ng mana. Buwake ng ina pag naka-espada ang lalakas nila, king inang yan. So ayun na nga, kung gusto po ninyo ito e download nyo na, download links po nitong lahat ay nasa description lang po. So ayan at ayun na nga, madaming salamat sa panonood sa sunod ulit na video, baka bukas may video ulit po tayo.